Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito naman pong muli si Mr. Virgo, also known as Commander sa Toronto Storm Ronaldo sa pangkalatan. Maraming maraming salamat pong muli. At isang talakayan na naman muli patungo sa lim na karunungan. Patungo sa mga beginners level. Sa lahat ng mga Satorians dyan, ha, batch 1 to 11. 111 ba? Happy 3 years anniversary po sa lahat ng mga Satorians dyan, ha, from day 1 up until now. Hindi nyo iniwan ang channel. So, Maestro Virgo, may tanong po. Tungkol po sa kombinasyon oras sa sinasabi niyong panawag. Pwede rin po bang magamit yung Sator sa panawag po? Okay. Ang ipapayag ko sa inyo yung tinatag niyo ng kombinasyon oras na ginamit din sa unang bahagi ng aking pag-mission ng mga panahon na yun. Way back, matagal na panahon na rin. Maalala ko lang. Ang kombinasyon oras kasi, wait lang. Katulad po nung ibinahagi kong patungkol sa retablo. Paano po yun, Maestro Virgo, paano nyo naikonekta yung patungkol sa Sator sa mga retablo? Mahalaga ang pagdidibusyon ninyo, kailangan matapos ang dibusyon, kailangan matanggap ang basbas. Hindi sa paraan na mag-eeksperimento po tayo, kasi ang mga gabay ng Sator, mga buhay na gabay yan, nandiyan yan, uuriin ka talaga yan kung talagang sino ka talaga. Parang sa akin lang, sabi nila, paano ka naging commander sa Toronto, sa Toronto, wala ka namang medalyon. So, maraming tatanong, maraming tataka, maraming tumatas ang kilay. Noong panahon na naghayag ako patungo sa Toronto. Kasi maraming nagtaka, bakit wala naman daw akong gamit sa katawan. Ay, nakakapagpagana ako ng mga orasyon. Sabihin na lang natin na ako isang Bertudis din. At bukod pa doon eh, ang aking espiritual na katayuan, di sa pagyayabang ay hindi po pangkaraniwan. Kung makikita niyo po ako sa normal na ako, okay lang. Normal ako, pero sa spiritual po, hindi po ako patulad ng mga ordinaryo na nakikita niyo ninyo. Meron po ako sa misyon sa mundong ibabaw. So sabihin na lang natin na ang mga gabay ng Sator ay naging kaagapay ko sa aking misyon. Sa spiritual na ako ay naroroon ng respeto namin sa bawat isa. At sinusuportahan nila ako sa lahat ng pagkakataon. May mga sandaling kakailanganin ko sila sa aking misyon at kailangan ko silang tawagin. Sa mortal na ako, ay nagagawa po yun. Sa panong parang po, Maestro Virgo. Kaya nga, inihayag ang mga susi ng Sator, ang nakasaad dyan yung mga patungo sa kaligtasan, sa kagalingan, sa sakit, lunas. Kung maalala nyo yung mga binanggit ko natin yung tinatawag nilang combination aura, formula pa sa Sator, sabi nga, pampasan pa ng mga kalaban, yung ginamit ko doon yung mga, kung maalala nyo yung arsoktong, Rembek Lamet, Totaraem, Immersocum. Isa yan sa mga, kasama yan sa mga ginamit ko. Todosum, Promodignum. May mga ganun, basta marami, iba yung klase. So, o nga, nakayag po yung maestro. Paano namin gusto namin makuha yung ganun. Maraming nagsasalitang ganun. Actually, ganito po yan. Ang aralin kasi sa LNK, lalo sa Sator, hindi yan sinasabi na gusto mong kuhanin. Marami naghahayag dyan sa sabi nila na madali lang, mga 1 week lang, mag-devotion ka ng ganito, maging magagamot ka na agad. Ang tanong, anong papalit, di ba? So, merong question mark doon. Excuse me po. So, ang question mark doon ay, wow ha, parang ang bilis, di ba, yung mga nagpa-promise ng ganun, mga 1 week lang, magiging magagamot na sila. Ang question mark ko doon, mga kapatid, ano yung kapalit? Di ba? Instant, magagamot ka na agad. Samantalang ako, sabi ko nga, Bertudis pa ako, sa lahi namin ng lola ko, magagamot. Sa mortal na ako, inabot ako ng 1 year and 7 months na nag-devotion ako, nandiridiritso, walang patid. O sabi natin, may nakaligtan akong araw, pero dinidiritso ko lang, hanggang sa matanggap ko yung basbas. So, mag-ingat po kayo sa mga promises na mga ganun na 1 week lang, o saglit lang, mga 2 araw, 3 araw, magagamot ka na. Hindi nyo po alam ang kaakibat kung anong kapalit niya. So, binibigyan ko kayo ng something na babalak sa mga ganyang bagay na dating sa inyo. Na may mag-aalok sa inyo ng ganun na 1 week lang. Isang buwan lang o 1 week lang. Halimbawa, araw lang, 3 araw lang, magagamot ka na. Huwag mong tanggapin yun. Ang pagiging magagamot mo, ang Ama, ang nag-iisang Diyos na tunay, totoo na mabuti sa itaasan, ang magtatakda sa'yo. Hindi ang mga tao na false prophet na sasabihin na
dadaanin ka sa talinghagang salita na hinugot din naman yung minsan sa mga banal na kasulatan para mainganyo ka lang. So, real talk tayo, no? Sa real talk lang tayo, no? Saka, syempre, of course, bilang sabi ko nga na may alam din sa spiritual, hindi naman ako nagmamalaki o hindi ako nagmamayabang. Ang hinahangad ko lang yung pag-iingat ng bawat isa. Kasi syempre, of course, sabi ko nga sa inyo, di ba? Alam nyo naman ang mundo ngayon, maraming mapagsamantala. Kumbaga, hindi nyo alam po ano kanilang mga motibo. So, pwede rin po yung Maestro Bergo na ang nakakatakot yung iaalay nila kayo sa iba. Then that's it. Para bang mas lumalakas sila para iaalay ka lang nila. May mga ganun. May mga na-encounter ako dati, babae pa, nire-rape ng mga demonyo. Kung baka napasama sila sa isang grupo, asangad din ang maging magagamot, ang nangyari po, inialay sila sa mga demonyo. Tapos nagiging, basta marami, inaano yung babae, parang binubuntis sila sa spiritual. Tapos ganun po yung nangyayari, parang, para lumakas yung mga magagamot na pinuno nila, ginagawa silang ano, sex slave, spiritual sex slave ng mga demon. So, hinahawakan sila ng mga demon na yan para doon. So, ibig mo sabihin, Maestro Bilko, hindi rin po pala basta-basta ang retablo. Opo, sabi ko nga, maraming nagtatanong din na curious sa mga aralin ni Maestro Bilko na masyadong maikpit, parang sumusot ng butas ng karayom. Alam niyo, hindi naman sa ganun eh, no? Bilang isang manggagamot ka rin. O mga katulad ng mga doktor sa physical, dumaan sila sa mahabang pag-aaral. Dumaan sila sa matinding pag-aaral din, matinding pagsisikap. Walang instant, sabi ko nga, ano yung instant pancit canton, instant coffee. Mas mainam na baybayin mong spiritual sa mahabang paraan, sa paintulot ng ama. At meron din tawag nilang sakripisyo. Sa sakripisyo mo yung sarili mong oras. Lahat, mga bagay-bagay, sabi ko nga na, in the end of the day, para sa pangkalat ang pagkabuti ng nais mo, mga manifest naman yan eh. Maliban na lamang, sabi nga, maraming mga tao nga, sabi ko nga na nag-aral sa aking hanay that time, naging estudyante ko rin. Iba yung kanilang motibo. Para bang tinago nila yung kanilang mga motibo, iba nila yung kanilang, iba yung kanilang prinsipyo, kaisipan. And then of the day, hindi pa nag-manifest. Kaya yun ang pinakamahirap po doon. Pag hindi nag-manifest yung katuruan, napakahirap sabi nga nilang tanggapin. To the point na iisipin nila na peke lang, huwad, hindi naman totoo. Kasi nga, wala dun sa tagapagturo yung problema eh. Ang problema dun sa mismong taong nakikinig. Kasi alam naman nilang silyado yung mga bagay-bagay at hindi rin basta-basta. So mahirap. Alam din ng iba yan. Kaya sa mundo ng spiritual, mahirap din, sabi ko nga na isisigida mo yung isang bagay. Ano bang purpose mo, di ba? So sino ka ba talaga? Ano ba yung layunin mo sa pagdating ng araw? May advocacy ka ba sa buhay mo? Ako sa totoo lang kasi ako may advocacy rin ako sa mga tao. And kilala ko sarili ko. Sa mundo ng spiritual, minsan sabi nga nila, yung sobrang mga tiwala mo rin sa mga bagay-bagay, kailangan maging maingat ka rin. Dahil yung mga nakakaharap mo. Dahil yung mga ibang tao, kung saan-saan nagpapasyal-pasyal, parang bukid. Sabi nga nila, palipad-lipad. Kung saan ang meron, pagaspas, naghahalo kay ubi kung saan-saan, hindi nila alam, nakakapulot sila ng mga spiritual attack doon. Nakakatake sila sa spiritual to the point na makapulot ng mga aral sa iba, ipapractice doon sa pamilya. Alam niyo po yung ganito yung parang tanongin yung sarili nyo. Bakit kaya na tinatamaan yung iba? Tinamaan yung iba, tapos yung pinapractice niya yung asawa niya, pamilya niya, tinatamaan din. Kasi nga, pinapapractisan niya. At meron pong mga aral na, halimbawa, aral ng kaliwa, aral ng kanan, sa kabutihan at kasamaan, hindi mo pwedeng paghaluin din. Para bang pag nagmi-mix up yan, gulo ang nangyayari. Yung minsan yung iba, yung mismong gumagamit ng mga ganong aral, siyang tinatamaan. Kaya maniwala kayo sa hindi, yung mga tao na nag-aaral ng iba't ibang mga halo kay ube, mas madalas kong tamaan yung mga yon. At sila yung mas madalas na mabiktima, maging biktima ng mga spiritual attack. Kaya ako nanatili ako kung ano pinagkalob sa aking aral ng ama, at yun doon ako nanatili. Hanggang sa ngayon, sabi ko nga sa inyo, may mga makabagong aralin na ibinabagi ng ama sa akin. At yung iba naman, kinukuha ng iba, nilalakaw ng iba.
pero hindi sila magtatagumpay sa ganun. Kasi walang visa yun eh. Kasi ang mismong may akda, Maestro Virgo, sa pahintulot ng dakilang ama, ang nagpasa ng mga bagay-bagay, naturalmente napakalagaan ko yan at selyuhan ko ng sarili kong buhay. Mahalaga ang pagsiselyo ng mga maestro sa kanilang mga ibinigay ng mga banal na usal, mga buhay na salita. Sabihin man nilang tuso ko sa mga pagkakataon. Kailangan ko rin mag-ingat. Kailangan ko rin ingatan ang mga bagay na pinagkulob sa akin. Hindi sa pagiging maramot, na sabi nila maramot ka naman, hindi ganun. Hindi po yun ganun. Alam niyo po ang rule out sa spiritual. Minsan sabi ko mas madalas, kailangan mong pangalagaan kung ano yung ipinagkalob din sa'yo na ibibigay mo yan sa mga karapat dapat na tao. Ngayon, saan po makikinig yung mga tao? Sa mga hearsay lang? O mas makikinig ka sa mismong may akda? Sa mismong nagpasa? Sa mismong binigyan ng spiritual authority na para ma-amplify ka, maipagkaloob sa'yo yan at ikaw ang makatanggap mismo. Kasi mas maganda yung nagtatanong ka rin, di ba? Katulad yung mga makabagong katuruan na inayayag ni Maestro Virgo na out of context na sa mga lumang libro, wala na doon. Doon kayo magtataka, pero gumagana po. Bumaba pa lang kasi ako ng mga panibagong mga sandata, panibagong mga buhay na usal na pinagkalob ng ama. Hindi sa pagyayabang talagang nagmamanifest at ginagamit namin sa labanan. At mostly ang mga nakakalaban namin, mga impernales, mga matataas na uri din ng mga kalaban. Hindi sa pagyayabang yun. Kasi minsan the way I spoke, minsan masyadong binibigyan ng big deal ng ibang mga tao. Imbis na mag-focus sila doon sa labanan na sinasabi ko na pag dapat nilang paghanda ng mga bagay-bagay, nagpo-focus sila sa inggit, selos at galit sa akin at sa buong hanay. Pero sabi nga nila, the worst is yet to come. Ang sinasabi ko, kailangan paghandaan nyo ang mga laban sa spiritual. Dahil the worst is yet to come. Habang sinasabi ko sa inyo ito, patindi ng patindi ang mga kalaban, naghahanda rin ang mga kalaban. Kung sila ay nag-upgrade sa unang pagkakataon, binibigyan kasi nila ng mali siya yung sinasabi kong upgrade. Ang mga kalaban ay nag-upgrade ng kanilang mga galawan. So kailangan ang magagamot, kailangan din mag-upgrade. Sa tingin po ba ninyo, sa mga lumang katuruan, sa paintulot ng ama, hindi namin natin minamaliit ang lumang katuruan, nire-respeto natin yan, nire-respeto ni Maestro Virgo yan. Ang naging problema lang po kasi, sa lumang katuruan that time, mga librong hawak din, nahawakan din ang mga kalaban yan. Ang mga mamba, mangko, ang mga wangwang, may mga kopya rin sila yan. Ngayon, ang nagiging problema nila ngayon, sa makabagong katuruan, hindi pa nila talos kung gaano kalalim. Hindi nila alam po ano yung mga sandatang paparating. At hindi nila nakikita kung saan nagmumula ang mga sandata na ipinagkalob ngayon at di alam ang galawan. Pag gumamit ng mga bagong katuruan ng mga bagong manggagamot ngayon, undetected, hindi basta-basta malaman, paano nilang kumikilos itong mga ito? So, yung pattern na nakikita nila ng unang pattern na sinuunang katuruan ng mga pattern na ginawa noon ng mga sinuunang maestro, respeto rin ako sa kanilang pamamaraan noon. Saludo rin po ako sa inyo. Kung ako'y naririnig nyo, mga sinuunang maestro, salamat din po sa inyo. At naging guide din kayo sa mga manggagamot sa ngayon. At sa ngayon naman ay may pagkakataon din ako ng makapaghayag din ng mga panibagong pagkilos. Ay salamat din po sa dakilang ama. At ako'y binigyan din ng pagkakataon sa ganung pagkakataon din. Katulad ng pagkakataon na binigay sa inyo. Ngunit sa pagdating ng panahon, kailangan din natin tanggapin po na katulad ng mga sandata, ang mga sandata ay dumudupok din. Ang mga sandata ay nataturn out din, na worn out. Ang mga kalasag, ang mga kung anong mga ginagamit din. Pagdating ng takdang ng mga panahon ay sa mga dami ng digmaan na ginagamit o mga sandata na yan, pumupuro din ang mga sandata na ginagamit kung saan man nagmula yan. Pero sabi ko nga, ang pagtitibay ng mga sandata ay sa paggawa mo ng kabutihan. The more na gumagawa ka ng kabutihan, lalong tumatalim ang iyong sandata. The more na gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo at hindi ka nangungutya ng kapwa mo, lalong tumitibay ang iyong kalasag, ang spiritual shield, ang lahat ng mga klase na meron sa iyo. Ganyan po katindi sa spiritual, sabi ko nga. Yun ang magiging reward mo sa pagdating ng araw na ikaw ay kumikilos ng naayon sa gusto ng dakilang ama. Ngayon, maraming mga nagiging safety net ang Saturnians kasi nga napapansin nila kumulibre ang gamutang spiritual sa Saturnians, lumalapit yung iba. Kahit mga manggagamot din ay lumalapit. Yun ang katotohanan doon. Pero I doubt it sa ibang mga manggagamot din na sikat, hindi natin alam. Pero
Para sa akin lang, alin sa dalawa lang o kahit ano man, lahat naman tayo ay sa dakilang ama humingi ng kapangyarihan. So, manalig lang tayo sa dakilang ama. Okay, sa lahat ng naririyan, maraming maraming salamat po at binanggit ko po sa inyo tungkol sa retablo, formula pasator, kung paano talaga ang gamitin yung mga yan. Kailangan kompleto ng devotion ka rin, nabaspasan ka at some point, hindi yung tungkol sa eksperimento lang. Kailangan talagang itatakda ng ama ang iyong pagganap sa mundo ng spiritual. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyo sa lahat. Hanggang sa muli po, sa Tarare pati ng Kataratas, di yung boss Viva Santa Mitri. Yoso masaya. Viva Satorians, Viva Satorians, Viva Satorians. Hanggang sa muli po, ingat po kayo.